I'm all of them. Sino nga ba ang pinakaunang Dragon Warrior? Alam mo ba yung tungkol sa pinakaunang Dragon Warrior sa Kung Fu Panda? Medyo nakakagulat to eh. Akala natin na alam na natin lahat tungkol kay Po at sa kanyang mundo. Pero meron pa palang mas malalim na kwento dito. Imaginein mo, isang sinaunang warrior na bago pa kay Po, na may sariling epic na mga laban at mga adventures. Ano ang history nito? At sino nga ba ang pinakaunang Dragon Warrior? Ngunit bago ko to simulan, shoutout pala sa first 5 na to na nag-comment sa previous video ko. At kung gusto nyo mapabilang dito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-iwan ng comment, at please paki-like ang video. Bale ganito nagsimula ang storya. Bale 1,000 years ago, merong isang dark na nilalang na naging masama dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng universe. At alam nyo ba, ito ang pinakaunang Dragon Master. Noong panahong nagsimula ang unang Dragon Warrior, magulo pa noon ang China. Maraming evil creatures at mga masasamang warriors. Ngunit meron din namang mga taong nag-aaral ng hiwaga ng universe na tumindig laban sa kasamaan. Ang unang bayani sa kanila ay isang batang pagong na nagngangalang Ugwei. Isang araw noon habang nagmumuni-muni, ito ang nagbigay daan upang kumonekta si Ugwei sa universe at masaksihan ang lihim ng natural na mundo. Dito ay natuklasan niya ang inner peace at self-defense system ng Kung Fu. At habang naglalakbay siya dito, ito rin ang nagdala sa kanya upang makilala at sanayin ang original na Dragon Warrior. Sa pag-asang magdala ng kapayapaan sa China, pinangunahan ni Ugwei ang isang malaking hukbo kasama si General Kai. Nagkaroon noon ng isang malaking digmaan. At nang malubhang ang masugatan si Ugwei, natagpuan nila ang isang lihim na Panda Village. Isang sinaunang healing village na itinayo sa taas ng isang walang hanggang bukal na kapangyarihan na tinatawag na Wellspring. Ito ang pinagmula ng lahat ng chi sa universe. At ang mga panda ay pinalakas ng chi nito upang maging tagabantay ng Wellspring. Itinuro ng mga panda guardian kay Ugwei at Kai kung paano masterin ng chi. Ngunit tulad nga ng alam natin, naghangad pa si Kai ng mas maraming kapangyarihan. Kung kaya't humantong ito kay Ugwei na ipatapon siya sa Spirit Realm. Pagkatapos na nakakalungkot na pangyayaring yun, sa tingin ko ay nagpatuloy na ang paglalakbay ni Ugwei sa mga bundok. At naniniwala rin ako na nagtapos ang kanyang pakikipagsapalaran nang makilala niya ang dragon na si Jin daw na kalaunay magiging Dragon Master. Kung kaya pinapalagay ko na tinanggap siya ni Ugwei bilang estudyante bago niya ginamit ang mga turo ni Ugwei upang bumuo ng isang pangkat na mga bayani na kilala bilang Four Constellations. Mahalagang maunawaan na hindi masama si Jin daw nang nagsimula ang kanyang buhay. Napakabait at napakapangyarihan nitong si Jin daw kasama ang kanyang apat na disipulo. Kung kaya't ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng universe na isang natatanging spiritual energy na kilala bilang Hero's Chi. Bale ang bawat isa sa limang mandirigma ay tumanggap ng iba't ibang kulay ng chi. Ang estudyante ng dragon ay tumanggap ng asul na chi. Pula naman sa phoenix, puti sa tiger, itim sa tortoise, at ang tinanggap ni Jin daw ay ang golden chi. Dahil sa kapangyarihang ito, nadagdagan nila ang kanilang kasanayan sa kung fu. Pinalakas nila ang kanilang chi moves at nagpakawala ng mga kakaibang abilidad na wala sa buong China. Sa una ay ginamit nila ang kapangyarihang ito para sa kabutihan. Ngunit tulad ni Kai, naghangad din si Jin daw ng kapangyarihan dahil sa golden chi na kanyang natanggap. Nais nitong kunin ang Wellspring at ang walang limitasyon na chi nito para sa kanyang sarili. Siyempre naman, hindi hahayaan ni Ugwei na sakupin ng Dragon Master ang mundo habang siya ay nabubuhay. Kung kaya't inatasan niya ang isa sa mga malapit niyang kaibigan na gumawa ng isang enchanted spirit urn upang hulihin si Jin daw. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi na sila umabot upang pigilan si Jin daw papunta sa Wellspring. Nais sana ng apat na warrior na ito na iparating kay Ugwei ang isang scroll na nagsasabing hindi nila kayang ikulong ang kanilang master. Ngunit biglang sumiklab ang labanan sa pagitan ng Four Constellations at ng Dragon Master bago pa nila maikalat ang katotohanan. Bali ang magagawa lang nila ay itaboy ang kaluluwa ni Jin daw mula sa kanyang katawan at itago ang Panda Village mula sa mundo.
Ngunit ang kanilang sakripisyo ay nagresulta rin sa pagkakakalas ng mga panda mula sa kanilang layunin bilang mga tagabantay. Sa kabila nito, ang Heroes G ng Four Constellation ay naiwan at nakulong sa ilalim ng Panda Village. Kahit na ang Golden G ay nabuo sa loob ng unang Dragon Master, maaari itong nakawin o ipasa kagaya ng lahat ng G sa buong universe. Totoong nagpatuloy ang mga masamang pag-iral ni Jin Dao, ngunit ang Heroes G na kanyang hinahangad ay nahiwalay sa kanya at naipasa ng mahiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Kung kaya ang resulta ay nag-iwan sa kanya sa isang mahinang estado sa loob ng daang-daang taon. Lumipas pa nga ang ilang daang taon, pumasok si Jin Dao sa katawan ng isang vulture at pinanatili ang kanyang mortal na buhay sa pamamagitan ng pagnakaw ng chi mula sa iba't ibang mga mandirigma. Kung kaya't dahil dito, nagsimula ang ilang alamat tungkol sa Dragon Warrior. Ayon sa kanila, sinasabi na ang Dragon Warrior ay maaaring mabuhay na ilang buwan sa pamamagitan ng dahon ng ginkgo at enerhiya na nanggagaling sa universe. Habang pinapalakas si Jin Dao ang kanyang army, nagsimula siya ng mga plano para sa kanyang pagbabalik sa kapangyarihan. Ngunit ang Golden Chi na hinahanap niya ay binigay ng universe kay Oogway bilang isang regalo. Ang malakas na life force ng Dragon Warrior ay ipapasa sa bawat henerasyon. Ibibigay ito sa pinakamatalino, pinakamapagkumbaba at pinakamatapang na bayani na nakita sa mundo. Nilabanan ni Oogway ang mga demonyo na naninirahan sa Valley of Peace sa loob ng mga siglo. Hinamon niya ang mga sundalo na Underworld at ginamit ang kanyang Heroes G upang ikulong sila. Subalit, hindi ganong kadaling talunin ang pinakamakapangyarihang demonyo, ang hari ng kanilang lahi na tinatawag na si Kipa. Nung makaharap nga ni Oogway si Kipa, muntik na siyang matalo nang maubos ang kanyang chi. Ngunit pinotektahan siya ng Peachtree of Heavenly Wisdom sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanya ng kapangyarihan ng langit at lupa. Nadaig niya ang mga kapangyarihan ng demonyo ni Kipaw at sa huli ay nakulong ang dragon sa mortal na katawan ng isang baboy na master. Sa lugar na kung saan ikinulong ang demonyong ito, itinayo ang Jade Palace bilang parangal kay Oogway. So sa sagradong lugar na ito, hinulaan ni Oogway na isang bagong Dragon Warrior ang muling sisikat. Nilikha niya ang tinatawag na Dragon Scroll upang ipakita kung paano malalasap ng Dragon Warrior na yon ang walang hanggang kapangyarihan. Nang dumating nga ang panahon na kinailangan ng isang Dragon Warrior, dito ay dumating ang isang panda na pinagkalooban ng Golden Chi ni Oogway nung siya ay pumanaw. Bali si Po ang naging perpektong pagpipilian para maging Dragon Warrior dahil meron siyang kakayahan na maging isang marangal at mahusay na mandirigma at siya'y nagmula sa mga Panda Guardians na nagpoprotekta sa Wellspring mula sa kaaway tulad ni Jin Dao sa loob ng libo-libong taon. Kung kaya't wala nang mas angkop kesa sa kanya upang itadhana na talunin ang kasamaan sa buong China. Sa totoo lang, si Po ay hindi pinanganak na merong espesyal na lakas. Siya ay isang ordinaryong panda pa lamang nung mapili siya bilang isang Dragon Warrior. Ang kanyang natatanging kaluluwa at mabuting puso ang tunay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang Heroes G o ang Golden Heroes G ay hindi ang tanging pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Bagamat ito ay isang mahalagang aspeto ng kanyang lakas, kailangan itong sanayin at hindi ito nagbibigay ng hindi matatalong kapangyarihan. Bali ang tunay na lakas ni Po ay nagmumula sa kanyang puso at kaluluwa. Halimbawa, ang kanyang pagkakamit ng Inner Peace ay kinakailangan upang talunin si Lord Shen. At nung mamatay nga ang Peachtree, doon kumuha si Po ng lakas sa isang bagong tumubong puno upang talunin si Kipa. Nang ilabas ni Po ang kanyang chi laban kay Kai, isang dragon ang kanyang tinawag. Isang simbolo ng suporta ng kanyang mga estudyante at ng katotohanan na ang spirit ni Po ay spirit ng isang dragon. Sa pakikipaglaban niya kay Jin Dao, ipinakita ni Po na pwede siya maging isang dragon na kayang iligtas siya mula sa spirit realm. At nang subukan kunin ni Jin Dao ang kapangyarihan ni Po, hindi siya nagdagumpay. At dahil nga sa tulong ng apat niya na panda pupils na yumakap sa Heroes G ng Four Constellations, nakulong nila si Jin Dao sa isang spirit urn. Ang kwento ni Po ay hindi lamang sa kapangyarihan, kundi pati na rin sa kanyang pagunlad bilang isang bayani. Mula sa kadiliman, inilagaan ni Oogway ang kanyang kapangyarihan ng Dragon Warrior
at sinugurado na ang susunod na magmamana nito ay magiging tagapagligtas ng China. Ano masasabi niyo sa video na to? Let me know sa comment section. Naglapag na rin ako ng videos dyan na baka interesado ka. So once again, maraming salamat at nagpapaalam, Dokumentador.